Hi. Welcome sa aking YouTube channel. Kung naligaw lang kayo rito, which means na itong video na to maaaring na-suggest sa inyo na YouTube, then itong aking YouTube channel, majority ng mga dinidiscuss ko dito ay tungkol sa employment laws. But of course, may mga iba tayong videos na dinidiscuss naman natin ng ibang laws na sa tingin natin makatulong sa ating mga viewers. And then, ang objective ng ating channel is information sharing. Wala tayong ina-advocate dito na like for employer, employee, walang ganun. So, we share information na hopefully makatulong sa mga viewers natin, no? And ang topic natin for today is paano ba yun kapag kahuli na lang nalaman ni complainant ang decision ng labor arbiter. Tapos na yung 10 days na kung saan siya ay mag-appeal dapat, tapos hindi niya nagustuhan yung nakita niya doon sa decision ng labor arbiter. Bago natin i-discuss yan, shoutout muna doon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Mayroon tayong mga suki dyan sa YouTube tsaka sa Facebook. I-post ko na lang dito yung mga shoutout natin, ano? And then, bago tayo mag-proceed sa discussion, panoorin nyo muna yung ating YouTube rules na dito. Going back doon sa ating discussion, yung tungkol sa decision ng labor arbiter na huli na lang nalaman ng complainant. And paano ba yun? Well, itong tanong niya, ang scenario na napipicture out ko rito, na nakatanggap siya ng kopya ng decision ng labor arbiter, or nakakuha siya ng kopya ng labor arbiter for whatever way. Pero nung nakita niya, parang hindi siya kumbinsido doon sa naging decision. And parang sa kanya, kailangang mag-appeal or something. Ang problem lang is, nung natanggap niya, parang nakalipas na yata yung... Nung nakita niya, nakalipas na yata yung 10 days, no? To file an appeal, no? Parang yun ang sinasabi niya. Ang paliwanag natin dyan, ganito. Malinaw ang ating 2011 NLRC Rules of Procedure. Especially kung makikita ninyo yun sa Rule 3. Na kung saan sinasabi ng ating rules na ang decision or final award ng labor arbiter, no, ay ipapadala sa counsel tsaka sa party. Ngayon, kung pinag-uusapan lang natin yung point of view ng complainant, decision ng labor arbiter pinapadala sa complainant tsaka sa counsel. Ang tanong, sabi natin, ang appeal sa decision ng labor arbiter ay 10 calendar days from the time na natanggap ang decision. So ito nga, dahil dalawang pinadalhan mo ng decision na nakalagay dyan sa rules, ang lawyer niya tsaka yung complainant, ang tanong, saan mo bibilangin ang 10 days upon receipt? Sa time ba na natanggap ni complainant o sa time na natanggap ni counsel niya o ng abogado niya? Nakalagay sa section 4 ng rule 3 ng ating 2011 NLRC Rules of Procedure na for purposes of appeal, yung receipt of counsel shall be the basis of counting the 10 calendar days.
the 10 calendar days. So kung halimbawa natanggap ng lawyer yung decision ng labor arbiter April 4, tapos si complainant naman natanggap niya April 6, ibig sabihin ang 10 calendar days should be counted from April 4, not April 6. So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So April 14 ang deadline ng kanilang appeal at hindi 16. Yun ang ano niyan, yun ang magiging rule dyan. Bakit naging ganun ang sistema? Ganun kasi sa Section 7 ng Rule 3 ng 2011 NLRC Rules of Procedure, yung pag-represent ng lawyer sa kanyang client, which in this case complainant, binding sa complainant yon. Ganun ang role niyan. So in short, malaki ang role ng isang abogado sa pag-litigate, especially in labor cases. Ngayon, kaya ang sinasabi natin lagi, pag lawyer, kung ano man ang matanggap mo mula sa kalaban, kailangan ma-notify ang complainant, ang party, ang client, para alam niya kung ano ang pwede niyang gawing decision mula doon sa mga natanggap na papel, natanggap na order, natanggap na resolution. No? Sa part naman ito ni complainant, nung natanggap daw niya yung copy ng decision ng labor arbiter, tapos na yung 10 calendar days from the time na natanggap ni lawyer yung decision. So parang hindi ata sila nakapag-appeal. Ang tanong, hindi ba pwedeng i-count sa time na natanggap ni complainant? Kaya na nga ng paliwanag natin, hindi na pwede. Kasi from the time of receipt of counsel yan, binibilang. Now, ang client natin lagi, magkipag-coordinate kayo sa inyong mga abogado, no? Kung halimbawa, nalaman na ninyo na may lumabas ng decision, i-check agad sa lawyer kung kailan natanggap. May mga instances dito, lalo na sa 2011 NLRC Rules of Procedure, na kapag nag-inquire ka halimbawa sa opisina ng NLRC, tapos tinanong mo kung may lumabas ng decision, etc., at binigyan ka ng copy, binding sa'yo yun. Ibig sabihin, doon na magka-count ngayon yung 10 calendar days. Hindi na doon sa counsel. Nakalagay din yan sa ating 2011 NLRC Rules of Procedure. So, ang pinaka-lesson lang natin dito, maging vigilant tayo sa mga kaso natin. So, tama yung ginagawa ng iba na nag-verify sa website ng NLRC, nag-check nag-i-email or pupunta minsan talaga sa opisina ng NLRC. Malaking bagay yan na matulungan tayo na maging vigilant sa mga kaso natin. So, ano ang masasabi nyo tungkol dyan, guys? I-comment na lang ninyo dyan sa ating comment section, and I hope na may natutunan kayo dito sa ating video, and if you like this, share nyo na lang. No? And with that, thank you very much, and I hope to see you in my next video. God bless.